Sabi po ng teacher ko, maglinis daw araw-araw at huwag magkakalat. Bah, okay yung teacher mo, tama yan. Paano po ako maglilinis araw-araw kung walang kalat? Hi guys, this is Steve, creator ng Megatoon TV. Kamusta sa inyo lahat mga kabarangay Megatoon? Ang barangay ng bawat Pilipino. Every Tuesday, 10 AM, nag-upload ako ng vlogs, pero minsan wala dahil minimaintain ko yung kabilang channel. And every Wednesday, 10 AM naman, nag-upload ako ng gameplays. Doon sa kabilang channel nga, sa Estib Place. Every Friday, 10 AM, nag-upload ako ng animation. So, kumusta mga kabarangay? Kumusta yung week nyo for this week? This week, papasok na yung Holy Week. So, sa inyong lahat, binabati ko kayo ng blessed and meaningful Holy Week. Hindi ko naman pwede sabihing Happy Holy Week kasi hindi naman natin tradisyon na magpakasaya tuwing Holy Week. Ang Holy Week kasi usually ginagawa natin pag ninilay-nilay, pag mumuni-muni. So, blessed na lang. Anong plano nyo ba this Holy Week? Kayo ba ya uuwi ng probinsya? Kayo ba'y nasa bahay lang magpapahinga? Kayo ba'y mag-work pa rin. Pero alam ko, walang work pag Holy Week, pero may mga company na talagang no choice, talaga may pasok. So, ano bang plano nyo this Holy Week? Mag-comment kayo sa baba, babasahin ko yan. And speaking of Holy Week, since mag-Holy Week, di ba yung cartoons, yung animation ko lumalabas every Friday, 10 AM? So, since Holy Week, wala muna akong cartoons kasi yung cartoons ko, di ba, nagpapatawa ako sa mga animation ko. Ayoko namang Friday na Friday, Holy Week, papatawa ako. So, pangit naman yun. This coming Friday, wala muna tayong animation, so magpapahinga muna ako sa animation, hindi muna ako magpapatawa. And also, magpahinga rin kayo and enjoy the vacation. Enjoy Holy Week. Pero since Wednesday pa lang tomorrow, kung pinapanood nyo ito na yung Tuesday, since Wednesday pa lang tomorrow, magre-release pa rin ako ng gameplay dun sa kabilang channel sa Estib Place. So bukas, may gameplay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo dun sa isa ko pang channel. And sa Friday, walang animation. Pero don't worry, this Friday lang naman mawawala ng animation. Next week, babalik ulit tayo sa regular schedule. And speaking of animation, meron na naman sasali sa ating Animators Unite. So para sa mga hindi nakakalam, naghahanap kasi ako ng mga Pinoy animators na gumagawa ng Tagalog na animation para magsama-sama and then i-introduce sa inyo para marami kayong mapanood. So ang sasali sa ating Animators Unite na bago, ang pangalan ng channel niya is Wetski Animation. So bakit kayo magsasubscribe kay Wetski? Well, gumagawa si Wetski ng mga Minecraft animation and I think baka ituloy-tuloy niya yun. Hindi ko alam kung puro Minecraft lang or gagawa rin siya ng ibang klaseng animation. Well, kung hindi niyo pa nakikita yung channel niya, sana i-check ninyo. And kapag nagustuhan niyo, mag-subscribe na rin kayo. Ang iba sa inyo nagtatanong, bakit ko pinopromote yung Animators Unite, yung mga Pinoy? Bakit hindi ko pinopromote yung mga Pinoy pero gumagawa sila ng English content? Ba't hindi ko pinopromote yon? Well, number one, kapag English kasi yung content mo, kahit pa Pinoy yung gumawa, pag English yung content mo, ang target mo is Americans or yung mga foreigner. Ngayon, kapag Tagalog, mas maliit-liit yung audience nun. Ang target mo specifically yung mga Pinoy kasi tayo lang na may nagsasalita ng Tagalog. And of course, mga ilang foreigner na natuto ng Tagalog. Well, since gusto kong buhayin yung culture natin ng animation, kasi tignan nyo yung Japanese anime, ang daming sikat nun, mga Naruto, mga Bleach, mga One Piece. Yun naman ginagawa nila Japanese tas tinatranslate na lang. Ibig ko sabihin, mahal nila yung kanilang language. So parang ganito yung gusto kong mangyari sa atin, Pinoy gagawa ng Tagalog. And then if ever, itatranslate na lang via subtitles. Kasi imagine nyo, walang gagawang Pinoy na Tagalog animation, sinong gagawa nun para sa atin? And isa pa sa mga reason bakit ko sinashoutout or pinopromote yung mga channel na Tagalog animation, kahit konti pa lang yung subscriber nila. Well, dati kasi nung nagsisimula pa lang ako sa YouTube, napakahirap ma-expose yung channel. Kasi number one, hindi ka kilala, gagawa ka ng animation. Eh, syempre, kailangan mo ng subscriber. Alam niyo, ang dami ko nilapitang sikat na YouTuber before. Siguro mga 3 or 4. And since maliit lang yung channel ko, parang ini-ignore lang nila ako, hinahayaan nila ako. Sabi ko, someday, if ever lumaki tong channel na to, if ever umabot ako sa 100,000 subscriber, tutulungan ko yung mga animators ma-promote yung channel nila. Marami kasi sa mga YouTuber, nagsisimula sila na medyo humble, medyo pinapansin pa yung mga fans nila, and nakikipag-usap pa. Pero once sumikat na sila, hindi na nila pinapansin yung mga lower channels, ayaw na nilang tulungan. So ako, ayokong ganun. Sabi ko sa sarili ko, kahit gano'n pa kadami subscriber, kung ano ako before, gano'n pa rin ako ngayon. Pero syempre, yung iba sa inyo, hindi ko na nare-replyan sa comment. Kasi kung yung comment, sobrang dami. So, kahit basahin ko siya buong araw, mag-reply ako buong araw, matatalo ako kasi nag-iisa lang ako. Pero as much as possible, kung may time ako, nagre-reply ako sa mga comment ninyo. Okay, so maigsing update lang para sa mga sumusubaybay sa kabila akong channel.
sa mga sumusubaybay ng 7 Days to Die. So bukas manood kayo 10 AM, pupunta tayo, itutuloy natin yung adventure. Yung adventure na yon, alam nyo ba kung saan tayo mapupunta? Sa funeral! Oo! May makikita tayo ng funeral, so sana panoorin nyo bukas. And speaking of games, alam nyo ba na mayroong isang kabarangay natin na ang username niya, ang pangalan niya is Zarotzi. Gumawa siya ng game sa Roblox. So ito, tara, pakita ko sa inyo kung anong itsura ng ginawa niyang game. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa profile ko sa Roblox. So ito yung skin ko ngayon. Kung gusto niyo makita, so ito siya. So yan yung 3D version niya. Itong damit ko ay dinesign ni Zarotzi. Yung gumawa rin siya ng game. Isa siya sa mga kabarangay natin na mahilig maglaro at mag-design dito sa Roblox. Sa mga tao, sa mga followers, sa mga kabarangay natin na hinihintay akong makalaro nila, sabi sa status ko, busy sa animation. So, pasensya na kayo, hindi ako nakakalaro. And if ever gusto nyong i-add ako sa friends, so pasensya na kasi yung friends ko 200 na. Ayan, punong-puno na. So, ito yung mga friends ko. Ayan, kung nakikita nyo yung mga character nyo dyan, so, shoutout na rin sa inyo. Ito, may isang naglalaro, si Bruno Project 7. So, shoutout sa'yo, Bruno. Anong oras na eh? Alas 3 na naman tayong araw. Ito, isa sa mga, ano natin to, sa mga kasama sa Animators Unite, si Danica. Friends ko pala siya dito. So, sa mga nagre-request pa, tignan niyo kung ilan yung nagre-request na friend. 275. Ang dami. So, kaya hindi ko kayo ma-add kasi puno na. Pero don't worry, yung ano ko naman, yung profile ko, kung sino nagfa-follow sa akin, katulad ni, eto followers, kung sino itong mga nagfa-follow sa akin, yung 179, ang ginawa ko sa settings ko kasi, pwede nila akong puntahan sa game, kahit hindi ko sila friends. So, yun. Kasi ganun eh, hanggang 200 lang yung ginawa ni Roblox. Okay, so pakita ko sa inyo yung ginawa ni Zarotzi. Tama ba yung pronunciation? So, gumawa siya ng ang pangalan Megatoon TV Hotel. Ito yung name niya, si Zarotzi. Yan. Tapos may isa pang gumawa na kabarangay din natin, si, anong pangalan niya? Elimination. Elimination 23. Ginawa niya is Megatoon Fans Club. Okay, so siguro tignan muna natin itong kay Zarotzi. Tara, puntahan natin. Okay, so nandito na tayo sa loob ng game, yung ginawa ni Zarotzi. So, dito sa labas, makikita mo isang hotel na hanggang 1, 2, 3. So, parang hanggang 3rd floor. Ang ganda ng pagkakagawa mo. Hindi ko alam kung ito yung mga generic na world na gawa ng Roblox or ginawa niya talaga to. So, tignan natin labas. Sabi dito, donate, puro donate ha. Kanina mapupunta itong donate na to? Siguro sa kanya. Kasi tama lang naman dahil pinaghirapan niya. So, yun, tama. Tapos pag naglalakad yung character ko habang nagre-record ako, talagang naka-advertise ha. So, paano bubuksan itong pindon to? Obo! Ayos yun na, bumukas na automatic ha. Yung camera pa dito, paano bubukas na automatic? Ang galing ha. Like a gaming, subscribe the Megatoon TV. Okay na sana. Medyo may kamalian lang sa English. Tagalog mo na lang. Kung gusto mo yung game, subscribe ka kay Megatoon. Now, makikita soon. We are hearing stuff. Pinakikinggan namin yung stuff. And guard, if you pass in interview, you will get mod to team yourself in. Siguro ang gusto niya sabihin, we are hiring staff. Kami ay nag-hire. Pero dito, we're hearing eh. Parang pinakikiganap niya. Well, anyway, okay lang yan. Zarotzi, Tagalog tayo. So, okay lang magkamali tayo sa English. Ayaw mo, next time, tutulungan kita sa English dyan. And sa tingin ko, mas magaling. Tagalog na nga lang natin eh. Tapos, haba ng mga pilahan dito ah. Ano bang pwedeng gawin dito? Tumatagos. Kahit hindi pala ako pumila dito. Nakalagay dito, exit only. Siguro kapag fully book, lalo na ngayon, Holy Week, mahal na araw. Siguro maraming mga magbubook dito papunta sa Megatoon Hotel. Okay, so ano kayo pwedeng gawin dito? Pwede bang guluhin yung mga employee dito? Hindi ako makapasok ko. Ano ba yan? Ako may ari nito. Hindi ako makapasok. Ano ba? Briefcase? Or, may briefcase pa. Ayos. Ano bang pwedeng gawin dito? Pwede bang pang-attack to?
Tapos, suitcase. Tignan natin suitcase. Ayos, ah. Parang, ops, ops, pare, distansya lang, ah. Distansya, distansya. Okay, paano maalis yan? Okay, so hindi na papasok to. Alam ko itong ginawa ni Zarozzi, ano pa lang to, parang inaayos niya pa yata, or parang tambayan lang to pag gusto niya tumambay. So, ito yung character niya, baka makita niyo sa game. Ayan, si Zarozzi. And ito yung character ko. Ganyan yung skin ko before, eh, nagbago-bago na kasi ako, eh. Tignan nyo tong isang skin, yung character ko dito, yung maliit na yan, ayan, oh, cute. Ayan nyo, papalitan ko ulit yan, eh, kasi binagay ko lang dito kulay pula kasi, ayan. So, great place to start your day, aba, ano yan, Milo ba? Okay, so, nandito, tignan ko na maraming upuan dito, may mga upuan para kumain, and then, ano bang mga, ba, may mga, ano ba to, coffee? Pwede ba akong pumasok sa loob? Ay, bawal. Pwede ba akong buksan ito? Bawal din. Recycle your inventory? Itatapon? Ayoko, ayoko. Yun na lang item ko, briefcase, tatapon pa eh. Wow, nakakaupo sa drum. So, pwede bang galawin to? Hindi yata, pero okay, okay. Alam niyo kung may isa pang game developer or kahit may idea lang kayo, hindi kayo marunong sa game, pwede niyong tulungan tutsi ano si Zarozzi para kayong dalawa mag-usap and mag-isip kayo kung anong magandang gawin dito, ano ba, para sa benta. Ba't lumulutang yung bola, ano ba yan? Hindi ko alam kung para saan yan. Well, anyway, maraming salamat sa design mo and sana pag wala kayong ginagawa sa Roblox, sana mag-hangout kayo dito, mag-picture-picture, i-post niyo yung picture niyo, i-share niyo. And invite niyo yung mga friends niyo na tumambay dito. Libre lang dito. Ano bang pwedeng gawin dito? So far, wala. Wala. Wala pang pwedeng gawin. Okay, so yun. Tara, i-visit natin yung isa pa. Yung isang game. So tara, end ko na to. Okay, so maraming salamat ulit kay Zarozzi for creating this Megatoon TV Hotel. And sana magkaroon pa ng maraming improvements. Mukhang maganda. Okay, so tara, check natin tong Megatoon Fans Club kung ano meron dito. Okay, so mga kabarangay, nandito na tayo sa ginawa ni Elimination 23. So, dito ako nag-respond sa block na to. Yan, dyan. And maganda tong world na ginawa niya. Hindi ko alam kung template ito or gawa niya talaga. Well, anyway, ganyan ang maganda sa Roblox. Eh. Marami kang magagawa kahit bata ka pa, kahit matanda. Wow, ang ganda naman ang sasakyan na to, ha? Ganda-ganda. Tapos may bus. Pwede bang sumakay sa bus? Hello, hello, hello. Hindi bumubukas yung pinto. Uy, pumasok ako. Paano nangyari yun? Paano tumagos yun? Pwede ba maging driver na ito? Teka. Try natin maging driver. Obo, login driver nga ako. Paano paanda rin ito, ha? Paano ba? Space, hindi. Paano ba? Wala kasi akong manual na daw. Paano ano yun ito? So, paano ba? Jump and then paano ba? Forward F. Uy, umandar, ano yun? Ano nung pindot ko? Ayos ah, nagmamaneho ako ng bus. Ayos to ah, maganda to ginawa mo. Tapos jump, paano ba lumabas? Siguro umandar yung bus. Hindi ko na na-stop. Hindi EQ. Paano ba? Hindi na ako makalabas. Ayun, hindi ako makalabas dito kaya. Uy, palabas din ako. Natrap na ako dito sa bus. Bus na umaandar. Ako, paano ba ito? Upulong character. Tiga lang. Pindutin natin isa-isa. Ang dami na ito sa keyboard. Pinipilit ko bawat key ng keyboard. Baka space. Ay, hindi rin. Shift. Wala. Natrap na ako dito. Wala ba instruction dito? Ano ba nakasulat dito? Josen Motor Zonda. Zonda Vision. Ano yan? Sino ba yan? Teka lang, wala pa help dito. Hindi ba pwedeng tumawag ng help? Teka lang. Umaandar yung bus. Eh, hindi na umaandar yung bus. Ano kayo lobos dito? Parang nasarap tuloy mag-record ng gameplay ng Roblox na nakakatawa. Teka nga lang, ayaw talaga. 1, 2, 3, 4, 5, wala. Natrap.
Okay, so magli-leave muna ako ng game. Di ko alam paano umalis dito. Then, reload ulit. Okay, so mga kabarangay, ito nag-respawn na lang ulit tayo. Hindi ko alam kung paano lumabas dyan sa bus na yan. So, maganda gamitin to pang prank. Sabi niya, pre, sakay kayo dito sa bus na to. Yung pala, ano pala to eh, no? Parang mobile prison. Okay, so ito na lang. Mas safe pa yata to kasi madaling tumalon. Okay. So, paano ba paano rin? Up. Ah, okay to ah. Ang ganda ng sasakyan ah. Pero medyo clunky pa ako sa pagdadrive or hindi pa ako sanay. Ayos to ah. Ang ganda ng ginawa mo ah. Alam nyo, before ako naging animator, pinag-iisipan ko dati, ano, saan ko uubusin yung panahon ko? Mag-a-animate ba ako or gagawa ako ng game? Mahilig kasi akong gumawa ng game tsaka mag-animate. Eh, hindi ko pwedeng pagsabayin yon kasi parehas kakain ng oras yun. So, dito sa Roblox, baka gumawa ako ng game. Ngayon, syempre, hindi ko pa alam kung paano gumawa ng game for now. Pero kung meron sa inyo mga player na nakasubscribe sa akin na gusto akong turuan na isang noob, yun, usap tayo, mag-email tayo, tulungan niyo ako paano makagawa ng game. Alam ko, kailangan may subscription ka sa Roblox. Ano to? Telescope? Oh, pwede bang kunin yan? Paano ba yan? Uy! Ayos yun ah, libreng telescope, and then anong gagawin? Wow! Okay to ah, pwede bang i-zoom in? Hindi naman, gumaganon lang, tapos deactivate. Ito plus. Okay. Hindi ko alam kung paano gamitin. Tapos ano to, may battle. Saan ginagawa yan? Anong use niyan? So, meron 3. Ano yan? Umiilaw? Ayos to ah. And then, anong gagawin dyan? Pwede bang ipang, ano yan, ipang kuha ng gasoline? Ano ilaglag? Ever marami ka. Tapos may boomerang to. Ayos tong ginawa mo ah. Ang daming mga something-something dito ah. Equip nga natin. Tingnan natin kung ano nagagawa nito. Paano ba itapon? Uy, yun, tinapon niya. Nasa na? Wala na. Meron na pag tinapon mo, wala na. Wala nang baligan. Okay, so kukuha ka ulit ng boomerang dito. Nakaka-enjoy itong ginawa mo. Ito. Parang walkie-talkie yata. Yun. Sige nga, try natin. Or parang detonator yata. Yun. Baka sumabog to. Ano yun? Parang radar? Parang Geiger counter? Ay, siya na. Parang GPS. Okay, ito mga pinaggagawa niya. Naiinggit tuloy ako sa inyo. Parang gusto ko yung gumawa ng game. Ayan, so may iba-iba pa. Hindi ko na i-check kasi mauubos yung oras natin. Naaaliw na ako dito. May remote control pa. So, kung gusto niyo i-try itong game na ginawa ni Elimination 23, so, i-check niyo lang. Hanapin niyo dyan sa Roblox. If wala, pipilitin kong kunin yung link. O paano, tara, labas na tayo. Also guys, kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong gameplay, baka one day maglaro ako ng Roblox sa Steam Play. So mag-subscribe na kayo doon para pag nag-upload ako, makikita nyo kagad. Ang ganda, no? Okay, sige, so tara, balik na tayo sa vlog. Naaaliw na ako dito, may playground pa. So para sa inyo na naglalaro ng Roblox, na gustong puntahan yung game na ginawa ni Zarotzi, ilalagay ko yung link sa description sa baba and also yung Roblox profile ko para alam ko hindi nyo ako ma-add na eh kasi puno na yung friends ko pero pwede nyo pa rin akong i-follow. And also yung isa sa mga kabarangay natin, si Batang 90s, gumawa sila ng game sa Mugen, tama ba yung pronunciation? M-U-G-E-N. Isa siyang fighting game na doon si Tenten, nilalabanan si Herobrine. And hindi ko alam kung saan release ito pero mukhang maganda yung ginawa niya. Isipin mo, si Tenten gumagamit ng kamay na bakal. Gusto kong malaro to eh. Saan ba yung link niyan? So sana kung nanonood si Batang 90, sana i-share mo sa amin yung link para malaro ko at malaro rin ng mga kabarangay natin. And also, yung isa rin sa ating mga kabarangay na members ng Animators Unite, si RomnickTV, kung kilala nyo, gumawa siya ng drawing, na sketch, kung paano raw ako i-drawing. So ito yung itsura ko pag na-drawing na. And kung gusto niyo panood yung video kung paano niya ginawa yon, ilalagay ko yung link sa description ng video. And maraming salamat sa iyo, Romnick. Okay, so tara, move on tayo sa mga pinadala ninyong question. Tara, tayo yung mag Q&A na.
Tara na. Okay, so for our first question, sabi dito kuya Steve, may question po ako. May gumawa kasi ng Facebook account na ang pangalan ay MegatoonTV. Tapos marami rin siyang likers. Ano pong masasabi ninyo sa kanya? Well, marami sa inyo nagre-report sa akin na meron daw mga gumagawa ng MegatoonTV page. Well, ako naman kasi wala na akong Facebook since 2013 pa yata. Masyadong busy na kasi ako, hindi ko na rin na-maintain. So sa mga nagtatanong kung pwede ba silang gumawa ng MegatoonTV fan page sa Facebook, sige lang, gumawa lang kayo. And then yung mga video ko dito sa YouTube, kung gusto ninyo, pwede nyong i-promote doon sa fanpage ninyo. Or kung mas komportable kayong i-re-upload, okay lang sa akin yun, payag lang ako. Basta huwag nyo lang alisin yung Megatoon na logo sa taas. Tapos huwag nyo ring i-edit, huwag nyong pabilisin. And lagyan nyo lang credits to Megatoon. So okay lang sa akin yun, di naman ako madamot sa content. Okay, for our next question, sabi dito kaya Steve, marunong kang mag-gitara. Nung high school ako, sinubukan ko mag-gitara kasi uso yun noon eh. Uso yung mga drums, gitara. Unfortunately, alam nyo ba, kapag ikaw yung nagdo-drawing, kalaban mo yung mga gitara eh. Kasi sa gitara, kapag nasasanay ka pa lang, yung mga dulo ng daliri mo, pagkakaroon ng mga kalyo, alam nyo yung kalyo, yung matitigas na mga parang skin. So pag nagdo-drawing ka, mahirap yun eh. Lalo na kapag ang ginagamit mo yung pen. Siguro sa mouse pwede, pero mahirap pa rin. So noong time na yun, namili ako, it's either ituloy ko yung drawing ko, which is yun ang number one na gusto kong gawin, or mag-gitara. So pinili ko drawing, hindi ko pwedeng pagsabayin eh. Okay, for our next question, sabi dito, Kuya Steve, bakit po kailangan po mag-aral, di na lang magtrabaho po? Well, ganito yan, pwede ka naman actually magtrabaho kahit hindi ka tapos ng pag-aaral or hindi ka nakapag-aral. Ang problema lang kasi, yung knowledge na kakailanganin mo para sa work, sa mga mas matataas na work, minsan, hindi enough. So, kailangan mo talagang mag-aral. And minsan nga kahit yung tao marami siyang alam, ang hinahanap pa rin kasi sa company kapag mag-a-apply ka is saan ba yung diploma mo, yung certificate mo. So pag wala ka nun, hindi ka tatanggapin. So medyo malungkot kasi kahit marami kang alam, ganun talaga, kailangan talaga ng proof. So ang payo ko sa inyo, sana huwag ninyong skip yung school, ituloy niyo yan, and malaking bagay yan, mapapakinabangan niyo yan someday. Okay, for our next question, ang sabi dito, Kuya Steve, may tanong ako, pag bumili ako ng Happy Meal, sasaya ba ako noon? Salamat sa sagot, pa-shoutout na rin. So shoutout muna to I'm Blinker 025. So kapag bumili ng Happy Meal, sasaya. Well, kung bata ka, syempre number one, mabubusog ka. May pagkain eh, may burger sa loob. Tapos may laruan pa, kaya tinawag na Happy Meal. Pero kung malaki ka na, tapos bibilang ka ng Happy Meal, well, ewan ko. Siguro sasaya ka pa rin kasi may food. So, sasaya ka nun. Depende kung gusto mo yung toy. Paano kung lalaki ka, tas yung libreng toy pang babae, or babae ka tas pang lalaki, diba? Okay, for our next question, sabi ito, Kuya Steve, pag ininom ko po ba yung joy? Ano yung joy? Yung panghugas ng plato? Sasaya ako. Pa-shoutout ko rin po. So, shoutout to Viral Game PH. Pag ininom mo yung joy, sasaya ka. Well, kung may nanonood sa'yo, matatawa sa'yo ba? May ininom yung joy. Pero hindi ka sasaya nun. Kasi lason yun eh. Buti pa, ang advice ko sa'yo, bumili ka na lang ng Happy Meal. Okay, tara. Next question naman tayo. Sabi dito, may tanong po ako. Pag po ba naglalaro, sabay natalo kayo, siguro ang sinasabi niyang laro, yung mga online games. Pag natalo kayo, sinabihan ka ng bobo. Totoo po bang bobo yung sinabihan? Pa-shoutout na rin po. Okay, marami sa inyo sa mga naglalaro ng online games, marami doon na sinasabihan kayo ng bobo, or kaya natatawa ako yung lagi sinasabi ng mga Pinoy players, weak ka daw. Well, yung mga yon, mga trash talker. Kasi maraming ganyan sa online, yung masyadong siniseryoso yung game, and then pag natalo ka nila, sasabihan ka ng mga pangit, trash talk. Ang advice ko sa'yo, number one, huwag kang masyadong magpa-apekto. Pag sinabihan ka nila ng bobo or weak, hindi naman ibig sabihin na talagang bobo ka or weak ka nga talaga. Kasi hindi ka naman nila kilala in the first place. Kaya kanila sinasabihan ng ganon kasi yun ang kanilang personality.
So ganyan din kahit dito sa YouTube, minsan may bigla na lang magko-comment, magbumura or something na hindi maganda kahit hindi ka naman kilala. Sana huwag kayong magpa-apekto sa ganun kasi hindi naman tungkol sa inyo 'yon. Tungkol 'yon doon sa taong nag-post, ganun yung personality niya. Siguro ganun siya pinalaki, siguro sinasabihan siya ng bobo or sinasabihan siya ng weak. So para maalis yung frustration niya, siguro nilalabas niya sa ibang tao. So sa mga ganun, huwag niyo na lang pansinin and kung gusto niyo, i-block niyo na lang. Actually 'yun ang ginagawa ko eh kapag may mga troll na nagko-comment ng kung ano, na bina-block ko na lang. Huwag niyo patulan kasi kapag pinatulan niyo, bababa kayo sa level nila and pangit yun. Okay, so syempre hindi kompleto ang Q&A pag walang love question. So ang sabi dito kay Steve, tanong lang, sasabihin ko ba sa crush ko na crush ko siya? Aba, at ang nagtanong nito si Deadpool. So, kumusta Deadpool? Okay, so ganito na lang, imbis na sagutin ko yung tanong mo, sagutin ko yung tanong mo ng isa pang tanong. Okay, so tatanungin kita, ikaw ba gusto mo bang patuloy mo lang siyang crush o gusto mo siyang maging girlfriend or boyfriend someday? So kung ang sagot mo dyan, oo, at ayaw mong puro crush-crush lang, well, kailangan mo sabihin. Yun lang ang paraan. Hindi naman biglang mababasa niya yung isip mo. Kailangan mo sabihin. Now, huwag ka matakot sa rejection. If na-busted ka or pumalpak ka, ganyan talaga buhay. Ako pumapalpak, kayo pumapalpak, sila pumapalpak. Okay lang yun. Basta mahalaga, malaman mo yung sagot. Kasi kapag hindi ka nagtanong, hindi mo malalaman ang sagot. Okay, for our last question, ang sabi dito, may tanong po ko. Sabi po ng teacher ko, maglinis daw araw-araw at huwag magkakalat. Pa, okay yung teacher mo, tama yan. Paano po ako maglilinis araw-araw kung walang kalat? Oo nga, ano? Well, ganito yan. Imposible kasi hindi magkaroon ng kalat araw-araw. Doon na lang sa air natin, may mga alikabok at may mga nagkakalat. So, masasabi ko dyan, kailangan pa rin maglinis araw-araw kasi kahit hindi ka magkalat, dudumi yan sa alikabok and whatnots. Tsaka kahit hindi ka nagkakalat, paano yung mga classmate mo nagkakalat? Malay mo, may kumakain pa doon ng Happy Meal. Hindi ba? Okay, that's about it for Q&A. So maraming salamat sa mga pinadala ninyong question, mga weird question, mga joy question, mga love question, at kung ano na pa. So sa lahat ng gusto rin magtanong, mag-comment lang kayo dyan ng inyong question and pipilitin ko sagutin sa next vlog episode. Okay guys, so sa mga hindi pa nakakalam, yung mga artwork na pinapadala ninyo, hindi ko na nilalagay dito sa show. Ang ginawa ko is ina-upload ko na lang sila sa Instagram, official Instagram ng Megatoon TV. So sana kung may time kayo, i-check ninyo, ilalagay ko yung link sa baba. And kung may Instagram na rin kayo, i-follow nyo para makita nyo yung mga artworks ko at ng mga kabarangay natin. At sa mga gusto nga pala magpadala ng artworks, i-check nyo yung link sa description ng video, nandyan yung link. Okay, so that's about it for this episode. So maraming salamat sa panonood ninyo ng Megatoon TV and sa inyong lahat na magta-travel sa province or kung saan man magse-celebrate ng Holy Week. Sana maging safe yung travel ninyo, papunta doon tsaka pabalik. And sana mapakinabangan nyo tong Holy Week para kayo'y maging mas better person than before. And kung hindi pa rin kayo nakasubscribe and mag-i-enjoy kayo sa show, sana i-click niyo yung subscribe button and i-click niyo na rin yung bell. Kasi sabi ng iba, yung ibang video ko raw, hindi nila nakikita kasi hindi nila kinlik yung bell. At kung gusto niyo rin panoorin yung gameplay ko sa kabilang channel, i-check niyo sa description sa baba yung link ng Estib Plays. Marami ako nilalaro doon. Naglalaro ako ng 7 Days to Die, Orcs Must Die, and bala ko maglaro ng Roblox, Minecraft, anything na may crafting, anything na open world, and siguro baka Grand Theft Auto, or baka kung meron pa kayong suggest, mag-comment lang kayo sa baba. O paano? Mga kabarangay, hanggang sa next vlog episode. Again, this is Steve saying, smile, stay awesome. Bye-bye!